Ay nako, alam nyo, ito lang masasabi natin, ano, mga kababayan natin, lalo na ho yung mga makakaliwang grupo, at yung lalo na ho yung pinuno nyo dyan sa Netherlands na namura ni Brad Ellie. Sarap ho ba? Masarap po ba ang mura ni Brad Ellie? Eh, hindi nga daw humura yun. Eh. Masarap po ba yung mura ni Brad Ellie sa inyo, yung taga Netherlands? Nakikiusap lang. Oh, ah, please lang. Itong mga kababayan natin na nangangailangan ng vaccine, eh yan ho ang uunahin ng ating gobyerno, yung mga nasa laylayan. Parang awa nyo na, huwag nyo naman ho sana pigilan ang mga sundalo natin pumunta doon sa mga liblib na lugar. At baka naman nakawin nyo na naman yung pati yung ibabakuna sa kanila at gusto nyo pang unahan. Huwag naman kayong ganyan. Parang awa nyo na. Huwag naman kayong maging mga demonyo. Parang awa nyo na. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Eh. Ayan na ang Pangulo. Nakikiusap na lang. Huwag nyo na. Isipin nyo, napaka-humble nitong Pangulo natin. Ha. Nakikiusap siya pa sa mga itong mga rebelde na ito. Huwag nyo naman sanang sasaktan yung mga sundalong maghahatid ng at saka itong mga doktor na maghahatid nitong bakuna sa mga kababayan natin. Parang awa nyo na. Ipakita nyo talaga na hindi kayo demonyo. Kasi obvious naman talaga eh. Sabi nga ni Brad Ellie eh, Ateneo tuloy. Atista kayo eh. Kaya natural lang, di ba? Ano yung masasabi natin dyan? Ayan! Ayan ang ating ano, ha? Ay, nako. Buti na lang eh. Buti na lang talaga. Si Pangulong Duterte ang ating Pangulo. Kung hindi eh, yari-yari na naman tayo. O, ito pa. Ang panawagan ni Pangulong Duterte kaganina. May I just address myself to every government worker. Oh. Lahat tayo, like us, also a government worker. Do not delay and do not hinder or obstruct the smooth flow na nakikita ninyo ngayon. From the time of the arrival to the time of clearance, hindi naman kayo ano. Well, of course, maybe ang trabaho lang ninyo, customs, is magtingin. You have no business na buksan-buksan yan dyan. You're not allowed to do that. I am not allowing you anybody there sa airport na... Ay, makinig kayo ha, sa mga airport! Subukan ninyong buksan! Mga kababayan! Mga kababayan! Mga kababayan ko! Mga kababayan, mga OFW, pag umuwi kayo at binuksan ang gamit ninyo, video nyo, ipadala nyo sa akin. Papadala natin kagad kay Pangulo yan, ha? Magbukas-bukas. Then yung loading, the transport, you might want General Galvez. I'm answering again so that you would find it easy, really. General ka naman talaga eh. Itong mga the police, the PNP should provide escorts that would ensure the fastest way of for the vaccines to arrive in their storage at saka yung ano, yung even in the matter of transporting it from one facility to the other, ihatid doon sa mga local governments. The police should provide that kind of mobility. The yung mga tawag nilang haggard will provide the fastest way of doing it. Lahat nasa gobyerno nito, tingnan ninyo ngayon, tingnan nyo kung saan kayo banda, arrival, then customs, then the loading, the transport. Huwag ninyong pakialaman yan. Leave it to the task force.
sila ang bahala niyan, si General Lorenzana, Secretary Anya still on leave, General Galvez, and Dr. Doke. O nga pala. Sila ang mag-ano. They call the shots there. Sandali ha, sandali. Linawin ko lang ha. Hindi para sa OFW yung sinabi ni Pangulong Duterte, pero binabanggit ko na lang din ha. Kasi oh, mamaya may pag-uusapan tayo tungkol sa OFW. Marami yung nagre-reklamo kay Mocha. Eh, pag-uusapan din natin yan unya-unya. Kaya lang na pumasok na sa utak ko, kaya binanggit ko na lang din ha. Ang sinasabi niya dito ay patungkol doon sa vaccine. Okay? Yun lang ha. Gusto ko lang ibanggit kanina. Nobody else. In the matter of ensuring the smooth operation of this vaccine. Ayan. Reaching it to its ultimate beneficiary. Ayan yun! People. Pagdating doon para ma-turok agad. Ayan. Okay. So yun o, sinasabi ni Pangulong Duterte, yung para daw dun sa vaccine, huwag yun na i-delay, ha? Wala kayong karapatang buksan yan, ha? So, malinaw ho, sinasabi ho ni Pangulong Duterte yan. Ngayon naman, okay, ngayon o, meron o tayong pag-uusapan na matindi. Ito ho, matindi talaga. Kung maaalala ninyo, si Pangulong Duterte binanggit ho yung utang ng ABS-CBN, yung sa tax na hindi binabayaran ng ABS-CBN. Sabi ni Pangulong Duterte nung una, hoy! Bayaran yan bago ibalik yung franchise na yan. Kasi, di ba, merong statement sila Kong Atienza na ganito-ganito. Tapos sinabi niya pa nga, oo, next year na daw pag-uusapan yan. Sabi nila Velasco, ganyan. Ayon kay Kong Atienza yun, ha. So, biglang umirit si Pangulong Duterte. Ha? Eto, sabi niya noon. Sabi niya, hoy, magbayad muna kayo. At ayusin nyo yung usapin ng utang-utang na yan at saka yan tax. Aba naman, yun ang utos ni Pangulong Duterte. Nung nakaraan, nung hearing ng utang sa DBP nitong ABS-CBN, na nandyan nga sila Marcoleta, sila Congressman Mike Defensor, aba! Yung chairman ng Blue Ribbon, ewan ko ba kung Blue Ribbon to o Yellow Ribbon. Abay pinigilan, keso daw ginagamit lamang itong pangpolitika. Meron pa siyang hirit na ito daw yung direksyon ni Pangulong Duterte at ni Velasco. Abay, may saltik ata itong congressman na ere. Kasasabi lang ni Pangulong Duterte nun, ayusin niyang utang na yan eh. Pag naayos yung utang na yan, tsaka pa aasikasuhin na yung franchise, tsaka papayagan. Aba, ayaw makinig.